Susunod na, Sineser. Dito sa Watch. Ya mucha honra, María la del barrio soy. La que descuida quedó re sola y va a cambiar su suerte. De su barrio querido se fue a poder comer. Ya mucha honra, María la del barrio soy. La de chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se ve. Ngayong nakakulong na ako, simulan mo ng diborsyo. Hindi ko gagawin yon, Maria. Kung ganun akong gagawa, kakausapin ko ang abogado ko. Si Gonzalo Dorantes? Kahit sino, wag lang ikaw. Bagay lang sa kanyang makulong. Pinatay niya ang mama ko! Hindi ako naniniwalang ginawa niya yon. Nakita kong tumataka siya pagkatapos ng insidente. Napagkamalan niyang ako siya. Gusto niya akong patayin pero nagkamali siya! Naawa ako, kaya kinupkob ko si Yaya Calixta. Isinusumpa ko. Nakita ko si Maria na taga-Barrio na tumatakas. At kung nakita mo siyang tumatakas, bakit sa halip na siya ang akusahan mo, inakusahan mo ang anak ko? Gusto kong magpapalit ng selda. Ano? Magpapalipad ka ng selda? Oo, dahil ayoko makasama ang babaeng ito. Bakit? Sino ka ba? Hindi ka pwede mag-utos dito. Alam ko mayamang tao ka at galing ka sa kilalang pamilya. Kala mo kung sino, eh mahirap din parang dagaya noon. Maraming taon na tayo magkakilala. Hindi pa tayo nag-aaway kahit kailan. Pero sa palagay ko ay hindi tama na magalit ka sa kawawang babae na yun na nasa kulungan at Diyos lang ang nakakaalam. Dahil isa siyang kriminal. Ah, kung sakaling nakapatay pala si Nandito, kamamuhian mo rin siya, tama? Ako naman, mabigat talaga ang tanong na yun, ha? Ay, iba naman yun, kumpadre. Iba lang yun dahil yun ang gusto mong isipin, Agripina. Sige na, lumayo na kayo. O tatawag ako ng bantay. Akala mo naman kakampihan kanila. Ay, nanginginig naman ako. Ikaw na babae ka. Nakakainis ka na. Sige. Sinabi ko na sa'yo, gagawin ko itong impyerno para sa'yo, Maria na taga-Barrio. At patutunayan ko yan ngayon mismo. Sige. Turuan mo siya ng leksyon, Penelope. Kaya ka bang ganyanin ka lang niya? Naku, may paparating na bantay. Mama mo siya nandito. Oo nga po, sa maiksing panahon. Pero tapos na ngayon yon. Hindi ka patas, Una ito. Po siyang hindi naging patas. Noon pinamigay niya ako kahit sanggol pa lang ako. At ngayon pumatay siya. Nagdalawang isip siyang aminin ang kasalanan niya. Kahit na ako pang inakusa nila. Yun nga mismo. Kaya siya umamin dahil sa'yo. Ayaw ka niya maparusahan. Pero kahit na kaya niyo pumatay ng tao, hindi ka ba kinikilabutan, Papa? Sa pagbisita natin, sabay tayong pupunta, kaya kausapin mo siya. Sinabi ko na, ayoko, Papa. Sasama ka sa ayaw mo o sa gusto. Alam niyo, Papa, kung gusto niyo na patuloy ko kayong igalang bilang ama, huwag niyo na po akong pilitin. Kapag nagsumbong ka, tatapusin na talaga kita mamayang gabi. Ano? Ay, ano ba sabi niyo? Talaga? Tawagin mo. Anong nangyayari? Bakit maingay rito? Anong pinagtatawa ninyo? Nakakwentuhan lang po kami, Senyora Rosenda. Nakapagkilala lang kami sa kanya. Gusto ko lang pala makipagkwentuhan ng todo. Doon kayong lahat sa labas. Bilis na! Bilis na! Bilis na! Si Senyora Rosenda. Bilis na! Bilis na! Yung plano natin. Sige na, ito na. Labas! Nga eh, ito na oh. Dali na! Ay ko! Kaman ulak? Ikaw, hindi mo ako narinig? Ang sabi ko, lahat kayo lumabas ngayon na. Pwede ba akong maiwan na lang dito?
Hindi pwedeng ikaw ang masunod kung hindi yun ang sinabi ko. Pero tahimik naman ako kanina. Senyora Rosenda, hayaan mo na siya. May 2 minuto ka para pumunta sa labas, baguhan. Pwera na lang kung mas gusto mong pumunta ka kaagad sa Bartolina. Isang pagkakamali na pag-isipan mo ng ganyan ng iyong ina nandito. Gusto ko sabihin sa iyo... Si Maria, ay huwag mong ikundina. Malalaman mo rin ang lahat. At sana pagdating ng araw na yun, mapatawad ka niya. Hoy, makinig ka. Mabuti pang sumunod ka na at lumabas ka. Kung hindi gagawin ni Rosenda ang banta niya sa'yo, mahirap ipaliwanag kung gaano kahirap kapag nangyari yun. Sige na, tayo na. Sasamahan kita. Huwag ka nang umiyak. Tayo na, bilisan mo dahil kapag inabutan nila tayo, masasaktan ka lalo. Dali. Tama ang ginawa mo na sinagot mo ang papa mo. Pwede bang huwag mo siyang konsintihin, kumadre? Huwag mong kalimutan si Senyora Maria ang kanyang ina at si Senyor de la Vega ang kanyang ama. Sige, tingnan ko kung anong mararamdaman mo kung yan ay gawin niya sa'yo. Oo nga, pero wala akong ginawang masama. Ha! Magsabi ka na lang ng totoo, kumadre! Isa pa, sinikap ko namang maging mabuting ina sa kanya. Minahal ko siya at nerespeto. Isinakripisyo ko kahit ang sarili kong buhay at hindi ko nagawang magnakaw kanino man, lalo na ang pumatay ng tao para ipahiya siya. Iho, nandito! Hayaan mo na siya! Kumalma ka lang, Agripina! Hayaan mo siya! Pero kasi... Alam mo ba, Agripina? Alam mo, maiintindihan ko kung tungkol ito sa'yo. Dahil sa nangyari kay nandito, ngayon umuwi siyang muli sa bahay mo. Pero huwag mo siyang gatungan laban sa kanyang ina para lang hindi na muling mawala si nandito. Makaparusahan ka ng langit dahil dyan. Carlota, nasan si Doña Victoria? Nasa taas na sa kwarto niya. Bakit? Anong problema? Senyora Victoria? Senyora? Ano ba yon, Dalila? Si Aling Esperanza. Lumubha siya? Tawagan natin agad si Rodrigo. Hindi po, senyora. Hindi po siya lumubha. Ang totoo po, bumalik na po ang kanyang memorya. Naalala mo yung hapon? Yung paya? Oh, talaga? Yun ang nangyari sa kanya? Hindi ako nakulong dahil sa kaso mo. Grabe. Isting ko. Hindi naman totoo yun. Oras na ng trabaho. Mga batugan, kumilos lang. Ano ba yan? Iyosaman. Kailos, sir. Tignan mo, yung babaeng mukhang inosente. Ayan siya. Handa na ba kayo mga kasama? Handa-handa. Handa-handa na. O ngayon, alam niyo na ang gagawin para sirain ang araw ni Maria ang taga-barya. Yeah.